Hello, magandang hapon sa ating lahat mga ka-members. Ating pag-usapan today ang ating senior citizens na mga nangailangan ng transportation allowance, no? At ilahad natin dito kung paano, no, makakakuha ng allowance para sa transportation sa mga ating mga kahit hindi naman senior citizens, no. Pag kayo ay na stranded sa isang lugar, pwedeng humingi ng tulong sa gobyerno at mapipigyan kayo. Okay, so we already have assisted, no, isang senior citizens na nakuha ng 5,000 para makauwi silang magpamilya. Okay. All right. Now, if bago ka pa lang sa ating channel, pakiso yung subscribe, like, share, and click the notification bell para updated ka sa lahat ng mga video uploads natin. All right? So dito, ating sinamahan si nanay para makakuha naman siya ng pamasahe pa uwi sa kanilang probinsya, no? Tatlo sila, magpamilya na nangailangan ng tulong talaga. Kaya sinamahan natin mula nung umpisa hanggang talagang matapos. Alright. So, ito na nga, dito sila, dilala natin dito, in-assist natin ng hanggang sa makakuha sila ng kanilang mga pangailangan o kaya ng pera talaga para pamasahe. So, pagdating natin doon sa ano, no, pagkatapos natin makakuha ng referral, kasi hindi ka pwedeng pumunta doon ng walang referral. So, pagkatapos na may makakuha ng referral, diretso na din, kami sa ano, doon sa pinaka office, kasi iba yung office ng para sa mga immediate needs, no, immediate cash assistance. So pumunta tayo doon at dala-dala natin ang ating referral. At nakita natin doon pagdating natin sa ano, no, sa main office or sa lugar na kung saan na andun yung assistance, no, mabibigyan ka na talaga ng pera doon para sa pangailangan mo. So hindi lang ano yung tinutulungan pala, no, hindi lang yung transportation allowance. So meron din dito yung medical assistance, no. Dito kinukuha yung financial assistance, na bibigyan ka ng pera dito banda sa lugar sa office na ito, no, doon sa main. Now, hindi lang din na medical assistance, no, or hindi lang transportation allowance ang bibigay, kundi ang mga immediate needs na ang kailangan talaga ng ating mga kababayan is yung kasama doon yung funeral, at kapag ka meron kayong kaso, mahihiring-hiring kayo, lalong-lalo yun sa mga OFWs, no, na umuwi na may kaso. Kaya pagka may assistance, kailangan talaga, kapag kailangan nila ng assistance na pera dahil hindi sila umuwi sila na walang pera, pwede nilang humingi dito at yung para sa kaso nila, kaso para na babayaran sila sa kanilang sweldo na hindi binigay ng kanilang mga employer from abroad, no. So dito din immediate cash din pala yon. Okay, so nakausap natin ang mga personnel din doon. All right, ito nga at nakikita natin na marami din na nag-process ng kanilang pangailangan nung time na pumunta tayo doon sa office, no. But as I've said earlier na tawag dito, mabibigyan talaga ng tulong yung mga nangangailangan talaga ng tulong. Okay, so at saka meron pang interview din silang ginagawa dito aside nung kumuha ka ng referral, kasi pag kukuha ka ng referral, i-interviewin ka rin kung bakit ka nandito, bakit ka na-stranded, ano nangyari, no. Tapos dito pagdating doon, bago ka bibigyan nilang pera, meron pang another pa na interview din na gagawin. But that time na pumunta kami, kasi ano pa, sa sunod na araw noon, ano, holiday na. So hindi na gaano maraming tao, kaya nabigyan kami ng pagkakataon assistance na mai-assist ka kaagad kami sa mga ano, sa mga personnel na nandoon sa DSWD. All right. At syempre ay nag-uusisa din tayo, no, nagtatanong, saka tinitingnan din yung natin yung lugar. Okay naman. At ayan na nga, crisis intervention section tayo nagpunta, no, para ma-assist si nanay at mabigyan ng pera. Ang dami-dami din mga ano questions doon, kasi titingnan din nila kung
totoo ka talagang nangailangan, saan ka uuwi, no, anong address, sinong kasama mo, yun ang talagang kinukuha nilang mga information, pati yung ID, no, referral doon sa referral, mga IDs, yun na kailangan yun para talagang makasunod sa process, no. Requirement talaga ng government yan bago ka bibigyan. So, may process yan at saka yung mga requirements. Dapat maibigay mo rin requirements para kambigyan ka rin ang nila ng assistance. Okay? Alright. So, kumuha tayo ng konting ano, ang tawag dito yung mga picture pero bawal pala yan. No? So, hindi natin nakuha ang lahat. No? Kunti lang na ano tayo. Sabi ka, nagsurity naman ako kasi kumuha ako ng ilang mga videos, ilang mga pictures. So, hindi naman yung mga mukha talaga nila personal doon kasi sabi na for confidential. We know that na kailangan confidential talaga. Pero kunti lang naman, I mean, hindi naman yung mga mukha nila, hindi naman tayo nag-i-interview sa kanila, kumukuha lang. Pero nagsurvey pa rin tayo kasi nga ay ano yan, but siguro, patakaran din nila na hindi pwedeng ilabas yung kanilang mga confidential processes. No? Bagaman sa gobyerno ito, sumunod na tayo para walang problema. Eto, kung paano mag-apply po ng assistance ng kanilang cash assistance doon sa ang tawag dito yung crisis intervention section, no, ng DSWD. Ano ba yung mga nasabi natin kanina at kailangan yung mga immediate na tulong na pwedeng humingi doon ay burial, yung pag may hearing ka, transportation allowance, yun. So, medical. So, doon na kinukuha, no, yung pinuntahan natin ng office ng DSWD. So, here is how to apply for transportation assistance, no, or cash assistance. Number one, humingi tayo ng indigent certificate sa barangay kung saan ka na stranded, no. Doon ka humingi ng indigent. And then, after sa barangay, puntahan mo yung sa city hall ng lungsod na yun na kung saan ka na stranded. Hanapin mo yung CSWD doon, humingi kang referral, no. Kuha ka ng referral. And then, after that, minsan ang iba tawag dito yung hinihintay talaga nila. Pero itong kaso ni ate or ni nanay, naghintay pa tayo ng one week talaga bago natin nakuha yung referral. And then yung pangatlo is yung last, no, puntahan natin yung office na designated for cash assistance na. Pera na doon, ano, bibigay na yung pera. Okay. Si ate nakakuha siya ng 5,000. Alright, so hindi nila ibibigay ka agad yan hanggat hindi kayo napaalis. So dapat pagka sinabing ano, kung kailan kayo alis, doon lang din nila ibibigay yon. Katulad ng kasama namin na katabi namin, nakuha ka agad niya yung pera, pero kay ate, kasi sabi niya after pa daw sa holiday, so pinabalik siya. Pero meron na siyang diretso na siya doon sa naka-assign na personnel, no, na staff ng DSWD doon sa lugar, office na yon. So, diretso na siya doon para kukunin niya yung kanyang cash assistance, no, na 5,000 para makauwi na rin sila. Okay, so ganun din sila kahigpit, no? Hindi basta-basta, syempre, alangan naman sa panahon natin ngayon, daming mga scammers, no? So, kailangan nilang maghigpit talaga. At sabi pa nila, limitado lang daw din kasi talaga yung kanilang funds doon. Kaya, kailangan maghigpit din sila, mag-interview din sila bago nila bigyan ng mga tao or ang mga nangangailangan ng tulong. So, syempre naman, kahit na ano naman talaga dyan, no? Logic yan. At saka, para maiwasan ba hindi magandang mangyayari. Okay, so yun yung mga yun mga pangangailangan at syempre ihanda ninyo yung ID ninyo kasi pag kukuha kayo ng indigent certificate, syempre kuha hingian kayo ng ID. Ganun din sa CSWD, hingian kayo ng ID. Ganun din sa last na doon na sa crisis intervention section. Pagpunta mo doon, syempre, hingian ka ng ID. So, make sure na may dala-dala kang ID talaga. Okay? Kahit saan ka magpunta. Para naman, mabigyan ka ng assistance ng gobyerno. Alright, sa katulad ng kay nanay, meron siyang mga ID na pangailangan, senior citizen siya.
Alright, so hopefully na pagbalik namin doon, I mean, hindi naman talaga hopefully kasi na siya doon, naka-record na siya doon at kukunin na lang niya, i-collect na lang niya yung 5,000 doon. Okay. Nag-ano din si ano si DSWD, no. Na para pagka bigay nilang pera, alis na kaagad para makauwi na kaagad, no? Alright. So, if you still have katanungan pa, eh, no, tungkol doon sa mga sa cash assistance ng gobyerno, just comment, i-comment mo lang yan sa ating comment section. Pagsikapan natin masagot yan. Okay? Alright. Have a wonderful day and stay safe, everyone. Did you know that as many as 9 out of every 10 people in the world are deficient in one or more vitamins or minerals? That's why so many people get trapped in an endless cycle of sickness and disease, never fully able to maximize their body's full potential. But filling those nutritional gaps and taking the first step to maximize your health is easier than you may think. Introducing the most complete nutritional supplement ever created that everyone should be taking every single day. Live Good Organic Super Greens. Formulated with the world's most powerful superfoods, including spirulina, recognized as the most nutrient-dense food on the planet, packed with antioxidants and anti-inflammatory properties, along with helping to manage cholesterol, reduce blood pressure, and even improve muscle strength. Ashwagandha, scientifically recognized to help relieve stress and anxiety, lower blood sugar, improve sexual function in women, boost fertility and testosterone levels in men, help improve restful sleep, and support brain health and memory. Probiotics, to support a healthy gut and digestive system. Chlorella, for its antibacterial, antivirus, and anti-tumor properties. Alfalfa, to help lower cholesterol, help manage blood sugar, and even help relieve symptoms of menopause. Aloe vera, for its anti-aging properties, skin health, and facilitating metabolism and healthy bowel function. Moringa, to fight inflammation and protect the liver. Matcha green tea, for weight management. Dulse, for bone strength, eyesight support, and thyroid health. Dandelion leaf, for digestion. Wheatgrass juice, for inflammation and colon health. And so much more. Just mix one scoop a day with a glass of water for a delicious way to protect the most important thing in your life, your health. All in one USDA certified organic delicious blend that is like a safety net for your health. And with Live Good's exclusive direct-to-consumer model, you can get the highest quality super greens on the planet at a price of less than half of similar products on the market. And if all that wasn't exciting enough, all highest quality Live Good products come with a full 90-day money-back guarantee. If you don't absolutely love organic super greens, just send back the empty bottle and we'll give you your money back. Order yours today and take the first step to maximizing your health. Live Good Organic Super Greens.